Watch and be inspired to her story. So let us all welcome Coach Margie Ofalia. Sige po, unmute tayo, unmute. Sige po, welcome Coach naman natin. Margie. Good morning, Coach Margie. Coach Margie. Coach Margie. Ayan, Coach Margie. Coach Margie. Welcome po. Welcome po. Good evening po. Good evening. Welcome po. Coach. Hi, Coach. Yes, loud and clear. Good morning, Coach Margie. Good morning po. Welcome. Ayan. Grabe, kinabahan naman ako bigla. Thank you so much, Coach Maya. Big privilege po talaga na ma-invite ng kagaya po ni Coach Maya. Alam niyo po, nung ano, napakinggan ko po kung paano niya ako in-intro. Grabe, ibig ko yung naninindig po yung balahibo ko. Kasi, yes. Di ba, Coach Maya, grabe, nag-uumpisa pa lang po ako. Alam niya po yung personality ko na minsan lang talaga ako magsalita. Kumbaga, si Coach Maya po ay yes. Isang po sa 10 kung paano po ako nagsimula sa Royal. Kaya, napaka-grateful yes. po talaga nung nag-message siya sa akin. Hindi ko po in-expect. Hindi din po ako sinabihan kasi ni Grand Mentor Coach Ron. Hindi ko po in-expect na i-invite niya po ako. Kaya nung ano, medyo natagalan pa ako pag-reply. Diba? Natagalan pa po ako pag-reply kung ano ba yung ano, i-reply ko kasi hindi ko po talaga in-expect na ako po yung napili din na mag-talk po sa inyo tonight. Kumbaga, it's a big, big, big privilege po talaga ito. Grabe naman! Ano po, sana po ma-inspire ko po kayo. And minsan lang po talaga kasi ako, sabi ko nga, humaharap sa madaming tao, lalo na ngayon sa Zoom pa, na grabe po yung energy, kailangan ko po talaga na anuhan din, lakasan. Kasi alam po talaga ni Coach Maya, yung energy ko po napaka-limited. Kaya pag umuwi po yan sa Capiz, nako, nagpapahawa talaga kami kasi yeah. Binibigay niya po sa amin, sa Team Alpha Invictus po. Ngayon pa lang po, thank you so much Coach Maya sa opportunity na thank you so much Coach. Ngayon, ngayong gabi sabi ko nga po, ano bang gagawin ko? Kaya po kanina kay Coach, nagtanong po ako kung mag-share po ba or anong gagawin. So yun, sabi niya po mag-share lang po ng story ko po and then journey ko din po dito nung nag-umpisa po ako and hanggang ngayon po. By the way, sa mga ano po pala, first time ko po na met kahit sa Zoom, di ba? I am a teacher po by profession. Yan, 10 years po ako sa DepEd bago po ako nag-resign. Diba? Sabi nga nila, grabe, sayang yung 10 years mo. Bakit mo ginive up yun? Sabing ganon. Kumbaga, madami po sa akin nagde-discourage talaga nung nag-decide po ako na mag-apply for resignation. Pero, ano po, hindi po sa pinag-aralan. Kumbaga, pinagdasal ko po talaga din ang opportunity to. Kaya, ginarab ko na po. Kumbaga, sabi ko nga, ito na yung opportunity na hinihintay ko matagal na panahon na. Diba? So, yun, mag-share screen lang po siguro ako para makapag-umpisa na din. And, sino po ba dito yung mga ano, yung mga teacher din na kagaya ko? Ayan, so, sana po. Okay, taas ang kamay. Ayan, sino po yung mga ako teacher? Ako po. Ayan po. Wait lang po, Coach. Nakita po ba, Coach? Yes, Coach. Sige po. Ay, wala pa, wala pa. Ay, wala pa po. Wait. Wala pa. May mga DepEd, ano rin tayo dito, AO. Yan. Mga admin officer.
Ayun po. Yan. Ayun, kita na po ba? Grabe. Yes, minsan lang talaga kami nag minsan na talaga ako nag-online kaya pasensya na talaga sa ano ngayon. First ano po, hindi naman po first time pero minsan lang talaga kaya po medyo nangangapa pa. 'Di ba kay teacher tayo, 'di ba madami din tayong first time dito. So, tama. Ayun po ayan po yung pamilya ko. Yan, 'di ba? Wala po talaga kaming buong family picture kasi po sobrang hirap po ng buhay namin. Alam niyo po, nakahawak lang po ako ng cellphone nung after na po ako gumraduate sa college. Yung tipong ganun po. Kaya po, wala po kaming buong family picture. Hindi din po namin afford na pumunta sa mga, ano yun, photo booth or pagpa-picture ng buo po kami. Kaya nagka-picture lang po kami, yan yung kasama po namin ang father, tapos naka-uniform na po kami, nung mga professionals na po kami. Yan po yung family ko. And kumbaga sa picture po namin, wala na po dyan yung mother ko. Yan, kung makikita nyo po, yung payat na payat po. Yan po yung mother ko. Namatay po siya after, nung nakapasok ako sa DepEd after a year po, namatay po siya dahil po sa breast cancer. Yan po. And ngayon po, medyo matagal na din po na hindi po namin nakasama si mama. So, yan po yung family ko. Kapatid ko po, dalawa po yan, yung police po, tsaka yung army. Baga, isa din po sila sa mga, ano ko din, inspirasyon kung bakit kailangan kong, ano, magpursige talaga na magtapos at maghanap ng trabaho. Kasi po, may mga kapatid po ako din na umaasa din sa akin. And, yung father ko po is carpentero, yung mother ko po plain housewife. Yon. Kaya po as panganay, kumbaga malaki po talaga yung pressure din sa akin na magpursige at makapaghanap po ng magandang trabaho that time kasi may mga kapatid po ako na kailangan ko din po tulungan na makapagtapos ng pag-aaral. And po and as teacher, 'di ba? Goal ko talaga at that time is may ano stable job kaya po naging teacher po ako and family po kasi kami ng teachers yan mga tiyuhin ko tiyahin ko puro teachers po yan kaya po na-influence din po ako kasi nga malaki daw yung sahod ng isang teacher so yun pinagbigyan ko po kaya po ayan nakapasok po ako sa DepEd. And alam niyo naman po, 'di ba, pag mahirap talaga ang pamilya kahit malaki yung sahod mo, kulang pa din. Lalo na po at nagkasakit po ang aking mother. Yan, breast cancer pa po. So, isa din po sa dahilan kung bakit po as teacher nalubog po ako sa loan. Yan. So, yan po yung ano ko po, mga pictures po nung teacher pa po ako. Senior high school teacher po ako actually. 3 years po ako nag senior high pero before that po nagturo po ako sa junior high school for 7 years. Ayan. So 'di ba? Naka-smile ka kasama mo mga ano mo mga estudyante mo pero at the back of your mind kumbaga yung pagtuturo parang ano na lang compliance kasi nga konting-konti na lang talaga yung sinasahod ko that time. And that time po, nag-aral po talaga ako ng masteral kasi goal ko din po na ma-promote. Diba, sino yung mga teachers dito? Nagpapapromote agad para lumaki ang sahod. Kaya binibilisan, nag-aral ng masteral. Yung iba nga, nag-doctoral pa agad para ma-promote. Kasi nga, as teacher one, ano talaga, kulang na kulang yon. And yan po yung isa sa ano ko din, sa first loan ko, bahay. Actually, pangalawang loan ko na po yan, pangalawang tayo po ng bahay namin kasi yung una pong tinayo na bahay namin, hindi pa po natapos yun, dinaanan po kami ng Yolanda. Kaya nag-loan po ako ulit. Diba, kaway-kaway po sa mga teachers dyan na nag-loan agad. First year pa lang sa service, nag-loan po agad para sa bahay. Diba? So, ganun po talaga ang goal. Dapat may magandang bahay. Agad ang isang guro. Kaya, naglo-loan. Kasi,
hindi mo naman in-expect, di ba? Kala mo malaki yung sahod, magloloan ka. Yun pala, pag naumpisan pala yung bahay na ko, million pala ang kailangan. Kaya napasubo ka na, wala na, tuloy-tuloy na. Pero alam nyo po, kahit ganun po, yan, simpleng buhay lang po kami. Diba? Hindi po natapos yung bahay ko. Grabe. Yung masaya lang kami kasi may natirahan na kami. Kasi po, as carpintero po ang father ko. Grabe. Nung maliit pa po ako, sabi ko, grabe si Papa, madami siyang natatapos na bahay. Pero yung bahay namin, yun, hindi talaga natatapos. Yun, kaya nung ano, nag-college na ako, kumbaga, nangangarap na talaga ako na after college, maghanap agad ng trabaho para makapagpatay ng bahay. Kaya nung nasa DepEd na ako, patayo agad ng bahay. Pero yun nga, hindi sapat kasi nga, magkano lang naman ang sahod natin, eh yung bahay, di ba, million ang kailangan. So, sabi nga, sa sobrang hirap ng buhay, yung plano ng Diyos, napakaganda. Baga may mga plano ka, nakalatag na, kung ano yung mga plans mo, pero mas maganda pa pala yung plano ng Diyos para sa'yo. One day po, nakilala ko po ang opportunity na to sa professor ko po. Kumbaga, isa po sa mga tao din na nakakakilala sa akin personally and kay Grand Mentor Coach Ronge po. Na that time, naghahanap na po ako ng extra income. Kasi nga po, sagad na po ako sa loan. Nagkasakit yung mother ko, breast cancer, and then after a year po, nawala din po siya. Kumbaga, double kill po ang nangyari sa akin eh. Namatay po ako ng nanay, kahit gaano ko po ilaban yung kanyang buhay, hindi po talaga kinaya. And then, may naiwan pa pong loan sa akin. Kaya po, kung maipapakita ko lang talaga ngayon yung payslip ko na ko, hindi ko na po yun maipakita kasi tinapon ko na po. At kapag tinatanggap ko po yung payslip ko that time, tinatapon ko po agad kasi wala na po yung natera. As in, wala na po. Kumbaga, papel na lang po yun. Kaya, hindi po tinago. Kumbaga, hindi siya ka, ano, hindi siya ka, ka-inspire na itago. Katago-tago. Walang-wala na po talaga. Yan. So, yung feeling pa na, ano, na nagtatrabaho ka, pero hindi ka excited, kasi wala ka nang natatanggap na sahod. Diba? Sino po dito yung naka-experience na ilang taon po as in deficit po talaga? Ganun po talaga yung experience ko na yung digits po na 540 pesos, hindi ko po yun makakalimutan. Kasi grabe. Every month po, nagdadagdag po ako ng 540 pesos na pangbayad po sa existing loans ko. Diba? Grabe. For 3 years po yun. Kaya po, my kahit God. Hindi po ako business-minded, tinaray ko po ang lahat para po magkaroon ng extra that time. Na pinangako ko po sa sarili ko na sabi ko, pag nagkaroon lang talaga ng opportunity na kumita ako ng malaki, igagrab ko po talaga. And then one day, di ba, na sobrang tagal ko po na pinag-pray, dumating po ang Royal. Dumating po ito. Yes. Dumating po ang mga tao po na hindi ko po in-expect na i-present po sa akin yung negosyong to. And alam nyo po, sino po dito yung mga nandito na hindi po business-minded? Di ba, I'm sure may mga, meron dito na first time po pinasok ang pagne-negosyo. So isa po ako doon. Isa po ako dyan. Kagaya po, pareho po tayo. Kasi po, as negosyante, hindi ko po talaga siya forte. Kumbaga, namulat po ako talaga sa pamilya na puro empleyado. Wala pong negosyante. Walang ganun. Kumbaga, siguro, dahil lang din po sa experience ko na nasagad ako sa loan, walang-wala na po akong natatanggap. Kaya po, naghanap po ng paraan. And napasok po sa isip ko na magkaroon ng extra income. And then one day, grabe si Lord, ito po talaga yung binigay sa akin. Ang Royal po. And yun, yung mga tao po na nag-present nito sa akin. Kaya po, ginrab ko po siya at nakilala ko po ang Alpha Invictus Family.
Ayan po si Coach Ray, 'di ba? Yan po yung mga panahong nag-uumpisa po ako, na yung mga panahong mga first time ko po na umaten sa mga event, first time ko po na umaten sa mga trainings. Na alam niyo ba? Grabe, sobrang dami po nang nabago sa akin, sa mindset ko po, sa personality ko, sobrang dami po. Nasabi ko nga, nung nag-uumpisa pa lang ako, madami akong give up, na madami akong sinakripisyo para po sa negosyong to, na sabi ko nga dati, bakit ba ako nagtitiwala sa mga taong to na hindi ko naman kakilala? Pero nag-ano lang po talaga ako sa vision na pinresent po sa akin. Nagtitiwala lang po talaga ako. At yung sabi po na pag first time, di ba, madami pong mga negativity tayong naririnig, madami po tayong mga negativity na nararamdaman, kasi ibang-iba po ito sa ginagawa natin as teacher. Di ba? Kaya lang, that time po, alam nyo po ba, nagtiwala lang po talaga ako sa mga coaches. Kay Grand Mentor Coach Ronge po, sa mga tao po na nagdala po dito sa akin, kasi alam ko, wala po silang ituturong mali. Diba? Lahat po ng tinuturo nila para po din sa akin. Kaya po, yung sinasabi na yes, coach, attitude, dala-dala ko po yan nung first time po na nandito na po ako. Yung, ako lang din siguro yung taong kapag tinuruan, sumusunod. Yun lang yes. Din po siguro yung ano, yung attitude ko. Kasi, secret. Alam ko po na yung mga taong nauna dito, sila po ang nakakaalam kung ano po ang dapat at karapat dapat po na gawin ng isang first timer. Kaya pag sinabi sa akin ni Grand Mentor Coach dati na ano, na umaten ng training, umaaten po ako. Alam niyo po ba yung struggle ko that time nung first time ako, kasi negative po ang asawa ko. As in, nung nag-umpisa po ako dito, ayaw niya po na mag-royal ako. Siyempre, excited ako, diba? Sinabi ko kaagad, ayaw niya po. Kaya nung pagpasok ko, hindi niya po alam na nandito na po ako, nakapag-pay na po ako, and then bit-bit-bit-bit ko po yung Supreme. So nagulat na lang siya, pinag-awayan pa po namin. Pero alam niyo po, yes, coach lang din talaga ako, na yung feeling ba nag-a-attend ka ng training, nag-a-reprint ako that time. Sinasabi ko lang po na mini-print ako sa bayan, a-attend lang ako ng meeting, ganun lang, sa DepEd, may pinapa-attendan lang sa akin na, or may inutos lang sa akin na bilhin yung aming principal, ganun lang po yung mga alibay ko dati. Kasi ayoko po na ma-miss yung opportunity na makapag-attend po ng training, kasi first time ko po talaga ito. And yun po, sabi nga ng iba, yung pagpasok dito, hindi lang po para sa sarili. Yun po yung anak ko, that time na sagad na sagad ako sa loan, tapos may anak ka pa, baby pa po siya, and then sakitin pa po yan, na sabi ko, teacher naman ako, bakit parang hirap na hirap kami? May hanap buhay naman po ang asawa ko, pero bakit kulang na kulang pa din? Kaya nga, kung marami po akong nararamdaman that time na negativity, plus negative pa po ang asawa ko, hindi ko na po yun iniisip. Basta po may pangarap ako, at ang pangarap ko po ay mabigyan ng magandang buhay yung anak ko. Yun lang po talaga yung iniisip ko that time. Na as teacher, grabe, 6,000 na lang po ang sinasahod ko na nag-umpisa ako that time. Kulang pa po yun sa diaper at gatas ng anak ko. Kulang pa po yun sa pangbayad namin sa kuryente at ng tubig at gatas at diaper ng anak ko. Pero doing this business po, ayan po yung naging resulta natin. Compared po sa 2 weeks income ko, at ikukumpara po natin sa full-time ko po na income as teacher, na 6,000 na lang po. Tama, Ida. Diba, earning yan, 31 to 61,000 in 2 weeks time,
sobrang laki po ng naitulong yan sa akin. Kaya kahit that time, hindi ko po alam kung anong gagawin, basta sumusunod lang po talaga ako kay Grand Mentor Coach kung ano po yung tinuturo niya sa akin. Yun lang po ang naiambag ko that time. Nag-yes coach lang po talaga ako. And that time, as part-time po na teacher, sobrang hirap din po. Kasi yung school po namin, malayo po sa Kabihasnan. Yung feeling po na nagtuturo ka sa bundok, tapos wala pa pong signal. ba? Diba? Maswerte kayo kapag malakas ang signal nyo, tapos part-timer kayo. Ako po, as in part-time na, may trabaho ako sa school, plus wala pa pong signal sa school namin. Siguro po, kung wala po akong pangarap, kung wala po akong goal talaga, nag-give up na po ako dito. Kasi doon pa lang po, hindi ko na po kakayanin ang pagro-royal. Diba? Pero po, alam nyo po, nagpursige lang po talaga ako. Yung feeling ba na ng yung wifi mo nakasabit sa taas ng puno para lang magka-signal. Yung mga gano'n na nag-uumpisa po ako. Tapos, magta-travel pa ako ng almost 1 hour papunta po sa prospect ko para lang makapag-present. Diba? Yung mga ganun po na na-experience ko nung nag-uumpisa ako. Kasi nga, malayo po kami sa bayan. And alam nyo po, yung mga pangarap ko dati na sabi ko, akala ko imposible na. Kasi sa sahod, kumbaga nag-give up na ako doon sa sahod ko na yon. Na sabi ko, parang hindi ko nakakayanin na magkasasakyan, na magkabahay, na magkaipon, na parang yung hindi na ako makaalis sa loan. Unti-unti po siya na naa-unlock. Nagsimula lang po talaga ako sa pangarap nung nag-uumpisa ako dito. Kasi nga, di ba, sabi nila, pag wala ka talagang pangarap, hindi mo po ito ilalaban. Sa sobrang dami po ng mga rejections, discouragement po, simula pa lang po sa family. Kung wala po akong pangarap, hindi ko po ito ilalaban. Pero nilaban ko po siya. Dahil din po sa tulong ng mga taong nagdala po sa akin dito, lalo na po sa mga coaches ko, na sabi ko nga, always talaga, tama yung sinasabi na progress takes always outside the comfort zone. First time ko po magnegosyo. First time ko po ang pagro-royal. First time ko po talaga na mag-present ng business sa ibang tao. Kasi po as teacher, ibang-iba po ang pagharap sa mga estudyante. Ibang-iba po ang pagharap sa ibang tao. Ganun po ako. Mahiyain po ako. Kaya po yung mga experience ko dito, first time ko po yun lahat. Pero hindi pa ako nagpatinag kasi nga, kung doon lang po ako sa box ko na yon, alam ko naman na po ang mangyayari sa akin. Kasi 7 years ko po, bago ito nakilala, 7 years po ako sa DepEd, wala pong nangyari. As in, nalubog pa po ako sa loan. Kaya sabi ko, kung wala po talaga akong babaguhin, gagawin na bago, wala pong mangyayaring bago. Kaya, yun po. Alam niyo po, nung lumabas po ako sa comfort zone na yon, madami pong na din pag-uumpis ako, struggle, pero kung nung na-awardan po ako, grabe, yung feeling pala, na as teacher, tas part-time ka, nakayanan mo maging achiever circle, na yung mangyak-ngyak ka, kasi nga, yung iba, akala nila so mahirap, hindi mo kakayanin, ganun, madami silang sinasabi na hindi ka pa negosyante, tapos nandyan ka, yung mga ganun po na komento ng ibang tao. Pero nilaban ko lang po siya, and then after na awardan ka, sobrang sarap po sa feeling. Na yung award na po na yan, at kasi yan, pandemic, kami-kami lang po, tas virtual lang po yung awarding, pero feeling ko po umaakyat po talaga ako sa Araneta. Yung ganun po na feeling. Kasi habang tinatanggap mo po, tas nafa-flash po sa screen yung pangalan mo na tinatawag ka as Achiever Circle, puma-flashback po lahat ng
mga experience ko nung nag-uumpisa pa lang. Kaya yung award na yan, nung natanggap ko, sobrang saya ko po. Kasi sabi ko nga, compared po sa certificates, sa mga achievement ko po as ed teachers, na sabi ko nga, kung kinumpile ko yon lahat, tapos ipamonetize siguro yon million ang katapat nun eh. Pero ito po yung award na to as Achiever Circle, sobrang sarap po sa feeling ko kasi ito po yung fruit ng labor ng pag-uumpisa ko po na sobrang hirap po talaga dahil po sa rejections din. And lalong-lalo na po, at that time, nung nag-uumpisa ako, wala po talaga support galing po sa pamilya ko at sa husband ko. Pero kahit ganon, nilaban ko po siya. Kaya yun po. And ito po yung award din as executive circle na sabi ko, pag executive ka kasi dati, sabi ko, grabe yan. Coach, pag nag-executive, di ba, parang full-time at full-timer ka na nun eh. Pero yung award na yan, alam nyo po, nakuha ko siya as part-time. Part-time. Grabe. Po, executive circle. Na sabi ko that time, hindi ko man po ina-expect na ma-awardan ako. Na ma-hit po ang executive and achiever circle. Kasi that time po, nung nag-uumpisa ako, goal ko lang po talaga is magka-extra income. Na as teacher, nasa ganyan sa loob, sa buhay ko, Josh, kahit may 15,000 a month lang ako, okay na ako eh. Pero habang ginagawa ko po yung tinuturo niya, habang sinusunod ko po kung ano po ang tinuturo ng mga grand mentor coaches, nababago po yung mindset ko at masabay na po yung resulta. Anong bag ko mo? Hanggang sa na-hit ko po ang executive circle. And ano ba yan? Nag-decide po yung profession ko. Diba? Sobrang hirap yung profession na yun. Kasi po, hello, may Anissa Kipay na Oros. Siyempre, una-una po yung Mike. Sorry, Coach Margie. Ng family. Yung baka masaktan ko ang father ko, baka masaktan ko ang aking mga kapatid, mga tiyuhin ko na tumulong na magpaaral sa akin. Pero hindi ko po masyadong inano yun kasi alam ko po na mas malaki ang maibibigay ng negosyong to pag full-time ko siya. Kaya po nung nag-resign ako, hindi po alam ng father ko. Nung nalaman niya na po na hindi na po ako pumapasok sa school, sabi niya, nag-resign ka na ba? Sabi ko, opa. Pero akala ko magagalit siya. Yun yung sinabi niya sa akin, okay na yan. Kaysa naman, nandun ka, tapos nahihirapan ka. Tapos, magkano na lang yung sahod mo. Yung mga ganun po na sinabi niya sa akin. Kumbaga, kinomfort niya ako. Kaya po, nakahinga po ako talaga ng maluwag. And, positive po. Mangan. Kaya, guys, sa mga ay mga asawa-asawa po dyan, mga asawa po na negative. Wow! Sa negative comment nila, yung pang-aaway nila sa inyo, tuwing gabi kayo umuwi kasi nagro-royal kayo, tapos pag umaten kayo ng training na matagal, nagagalit sila, kakakahintay. So, hayaan nyo lang. Hindi, kasi ako yung mag-MC. Kasi pag nagka-resulta po kayo, damay-damay na po. Pero yan diba? Na po. Sila na po yung talaga, to support sa inyo at mag-support po na natatrabuhuin yung dalawa yung negosyo. Pwede pang sumunod na lang. And alam nyo po, Sabado yung gabi ang alis o Sabado ng umaga? Part-time. Uy, anong oras ng anong araw ng alis? Tapos full-time Sabado. Attitude. Wow, pwede tanghali mo. Sir Apa, Sir Apa, pa-mute, Sir Apa. Alam mo yung dahil, kung makikita nyo lang po sa screen ko, medyo may ano. Kung makikita nyo po sa screen ko, grabe yung net pay ko. Ayan, tumatakbo po yan ng 6,000, 7,000, one month. Tapos yung makikita nyo po picture ko dyan, haggard na haggard. Diba? Pero doing the business part-time,
yan po yung result ko before po ako nag-resign. 4 months before po nag-file ng resignation. Alam niyo po, yung pagre-resign, pinag-pray ko po talaga siya. Grabe! Chinallenge ko pa nga si Lord eh. Sabi ko, Lord, kung para talaga sa akin yung negosyong to, kung ito talaga, Lord, yung pinag-pray ko na binigay mo, sabi ko sa kanya, bigyan mo po ako ng sign. Ipakita mo po sa akin, Lord, yung magiging resulta ko dito. So, yan po. 4 months before my resignation po, grabe si Lord. Hindi niya lang po ako sinampal. Inuntog niya pa po ako. Nasabi niya, andyan na yung ano mo, yung opportunity. Diba? Parang ganun sinasabi ni Lord sa akin. Andyan na yung opportunity. Ayan na, pinapakita ko na sa'yo. Yung ganun po na ano, na untog talaga sa akin. Kaya po, September 1 agad, nag-file po ako ng resignation. And alam nyo po, grabe answered prayer po kasi sobrang bilis. September 11, approve po agad ang resignation ko. Yung ganun po kadali, na hindi po ako nahirapan, na parang feeling na sobrang gaan po sa dibdib, sa pakiramdam, yung pagle-let go ng trabaho ko na hindi naman po na ibibigay sa akin yung komportabling buhay. Tama eh. Diba? Sobrang dali po. Diba? Na nasabi ko, doing this business, sobrang sarap po sa feeling kasi nga kasabay po ng award na nakukuha mo. May mga tao din po ikaw na natutulungan. Ayan po, naging top 10 po tayo sa Iloilo branch. Ayan po, kaway-kaway po ng mga Ilonggo. Last, ano po yan, 2022. Naging top 10 po tayo sa Iloilo branch. And kasama ko po ang mga tao din po na tumulong sa akin. Diba, nung nag-umpisa po ako. Yan, so I just would like to extend yan si Grand Mentor Coach Ronch po na napaka-supportive po sa amin. Sobra. Alam nyo po, from day one up to now, kasama ko po siya. Ganun po ang Grand Mentor Coach. Kaya po kami, grabe, sinusuklian po namin talaga yon na kung ano po ang tinuturo niya, sinusunod po namin. Kasi alam po namin kung ano yung resulta niya dati, magiging resulta din namin. Diba? Na, sabi ko nga, ayan, platinum earner. Hindi ko po yan ina-expect. Nasabi ko, tinitingnan ko lang yan sa page natin. Pag may na-awardan, sobrang saya ka. Tapos na-inspire ka sa kanila. And then bigla po na nangyari na nandun na din po yung pangalan mo. May picture pa na nakalagay doon, tapos tinatawag na platinum earner ka. Sobrang sarap po sa feeling. Na that time, sabi ko nga, nagtatrabaho lang naman ako sa negosyong to as part-time eh, na gusto ko lang magka-extra income. Pero iba po pala pag sineryoso siya. Yung feeling ba na part-time pero full-time attitude? Diba? Na yung feeling ba na... Yes. Yung pinanghahawakan mo lang that time, yung pangarap mo para sa pamilya mo. Yun lang po yung tanging inspirasyon ko that time nung nag-uumpisa po ako. And hanggang po, nakabuo po ako ng grupo. Ng grupo ko po na sabi ko, may mga taong nagtiwala sa akin na naililid, na matutulungan mo din, na kung ano po ang maging resulta mo, magiging resulta mo din. Diba? So, yan po yung aming team. And ito lang po ang hawak-hawak ko every time. From day one up to now, ito lang po talaga yung hawak-hawak ko palagi. Sa puso at sa isip ko. Yung yes, coach, and whatever it takes po talaga na attitude. Yes. Kasi diba, may mga coaches tayo, grabe yung result nila. Sabi ko, kailangan ko lang talaga gawin kung anong tinuturo nila kasi alam ko kung anong magiging resulta nila, magiging resulta ko din. And yung whatever it takes attitude, madami po talagang ano eh, hadlang. Gustong gawin ang isang bagay eh, madami pong hadlang. Pero kapag whatever it takes attitude ka,
kahit ano man yan, di ba, magagawa talaga natin. Kasi may pangarap tayo. Yes. Na nung nag-umpisa po ako, grabe, isa po yan sa hindi ko po makakalimutan. Yung feeling ba na pupunta lang kami sa presentation namin and biglang muntik po kaming nahulog sa bangin. Isa po oh yan sa ano eh. It's between ano na kami dyan. Life and death. Nandyan po kami sa loob ng sasakyan. Diba, muntik pa po kami nahulog. Na sabi ko that time hindi pa po nag-sink in sa isip ko na kinakabahan na pala yung mga kasama ko. Ako po, hindi lang po talaga ako nagpahalata na sabi ko kailangan lang namin makalabas dyan and maiakyat lang yung sasakyan namin. And din nung gabi na grabe, yung trauma pala, may aftershock. Iyak nang iyak ako hanggang umaga kasi naisip ko, kung nalaglag po kami dyan, paano na lang yung anak namin? Mag-asawa pa po kami na nagro-royal, na nandyan sa sasakyan na yan. Paano kung nalaglag kami, tapos wala, ba diba? Sobra, mataas po yung bangin na yan. And sabi ko, paano yung anak namin? Siguro kung hindi po malakas yung kapit po kay Lord, and hindi po igpit yung vision na pinanghahawakan ko sa negosyong to, hindi po mahigpit yung tiwala ko sa negosyong to, hindi nyo na po ako makikita ngayon. Dahil po sa pangyayari na yan, siguro nag-give up na po ako. Yung simpleng ganyan po, pero nakakatakot na biglang buwis buhay ka, may pupuntahan ka lang naman, tapos biglang buwis buhay. Alam nyo po, after ng pangyayari na yan, kasi kasama ko members ko, nakapag-RBT po kami bago umuwi, nakapag-pa-supremes po kami bago umuwi. And then after po nung naka-uwi, doon na po nagsink in na, ay, muntik pa po pala kami nahulog sa bangin. Yung mga ganun po na feeling. Nasabi ko nga, sobrang dami po talaga ng pagdadaanan natin dito. Pero kapag hindi po higpit yung vision natin, yung faith natin, wala. Gi-give up na lang po tayo basta-basta. And sa ngayon po kasi success ang nakikita ng karamihan, 'di ba, sa mga coaches, sa mga nauna sa atin, achievements, result ang nakikita, pero hindi po natin alam kung gaano po tayo nag-umpisa. Nasabi ko nga, dahil sa negosyong to, nakabili pa ako ng dalawang sasakyan, nakapagpatayo po ng sariling bahay. Hindi ko po yan in-expect sa 6,000 ko na sahod before. Pero dahil po sa business na to, nilaban ko lang po, ang sinunod ko lang po kung ano yung tinuturo ng mga coaches sa akin, ayan po yung naging resulta. And ang kagandahan po dito, hindi lang po tayo. May mga tao po na nagka-resulta din. And natulungan po natin na magka-resulta. So, mayroon na din po under sa team ko po na circle members, achievers, and executive member na nandito din po yung iba. Diba sa Zoom na to? Ewan ko, nakapasok po sila. And yung kasunod po niya, mga travel incentives po, hindi po ako ganun ka-baliw pagdating sa travel. Pero dahil sa negosyo na to, nababaliw po ako. Kasi bakit? Libre po yan. Kumbaga yung kasama po pa, puro positive. Tapos yung experience po, sabi ko, dun ko na po na-realize, no? May mga pa-travel po dito, dun ko na po na-realize na yung ano pala, yung experience, hindi siya mababayaran ng milyon. Kaya na-appreciate ko talaga yung negosyong to. And yun, madami na din po tayong natutulungan. Ay, di ba? We cannot give what we don't have eh. Hindi po tayo makakatulong sa iba pag walang-wala po tayo. Pero dahil po sa negosyong ito, sobrang laki po ng binigay niya sa atin na nakakatulong na po tayo sa ibang tao. Ayan po. And isa po ito sa sakit natin minsan, yung pagiging acne. Na sakit na hindi po talaga maaalis. Diba na kung hindi po talaga inyo si seryosohin, eh, hindi po siya naaalis sa katawan natin. Kaya po,
Konting rejections lang, gi-give up na. Konting discouragement lang, gi-give up na. J-E-Y. Yung feeling pa na hindi ka nasusulpot sa training, hindi ka na makikinig sa coach mo. Kasi nga, acne, alam ko na yan. Alam nyo po as teacher, madami po akong ginagawa before. Dami, sobrang dami po ng coordinatorship, nagmasteral pa po ako. Pero nung nagsimula po ako dito, binaba ko po lahat ng corona na yon. As in, binaba ko po yung pride, binaba ko po ang pagiging teacher ko po. Kumbaga, sumunod lang po talaga ako sa mga taong nauna dito sa akin. And yung feeling ba na nahihirapan ka sa umpisa, pero alam mo may mga taong tutulong sa'yo, may mga coach na gagabay sa'yo, sumusunod ka na lang. Nasabi nga, to be a great leader, we must have a goal. Yung role po natin dito kasi hindi lang about sa paghawak ng tao. Dapat may goal po tayo. Yung goal po na yun, yun po yung pangahawakan natin kapag may mga discouragements or rejection po na nangyayari. Na yung feeling ba na sobrang hirap ka ngayon, na nag-uumpisa ka pa lang, pero dahil may goal ka, may pangarap ka, ilalaban at ilalaban mo ang negosyo. Nasabi ko nga that time nung nag-uumpisa ako, dahil po sa mga taong tumulong din po sa akin at naggabay dito sa akin. Ayun po yung naging result. There are many times na po na nag 90 days challenge po tayo, naging consistent top 1 po tayo. Na sobrang mahiyain, sobrang hindi po ako marunong nung sa negosyong to, nag-empty cup lang po talaga ako at nagpaturo. Yan po yung naging resulta. And yun, last year po, top 3 po tayo ng Iloilo branch. Diba, nasabi ko nga, hindi ko po in-expect yung ganyang achievements. Pero dahil nag-empty cup tayo, sumusunod tayo sa mga taong nauna. And yung mga taong yun, naging inspiration mo din. Yan po yung mga tao, kumbaga, nagiging guide mo sa pagnenegosyong to at yung mga taong naging inspirasyon mo. Diba? Yung Invictus na term, na kapag narinig mo, parang feeling mo hindi lang siya basta, kundi parang apelyedo, parang kapamilya po. Yung parang gano'n. Na may alam mo may anong sa iyo, may pamilya kukupok sa iyo. And sabi nga, no matter how hard it is, just never give up on your dreams. Alam ko po sa pagnenegosyo dito sa Royal, mahirap po ang pag-uumpisa. Sobrang hirap. Pero kapag may pangarap tayo, kahit anong hirap po, hindi po natin ito basta-basta bibitawan. Diba? Na sabi ko nga, hindi nga ako negosyante eh, nakayanan ko. How much more pa kaya yung mga taong ibang-iba po sa personality ko. Ibang-iba po sa ibang-iba po, kumbaga sobrang layo po ng personality kaysa sa akin. Na sabi ko nga, pinanghawakan ko lang, may pangarap lang ako eh, para sa anak ko, sa pamilya ko. And alam nyo po, dito ko po talaga na feel na yung business na to, hindi una-unahan. Dahil po sa pangarap na pinangahawakan ko at sa nagpagabay lang ako sa mga taong nauna, kumbaga yan, si Coach Ray, si Coach Ronch po na tumulong po sa akin. Kumbaga, yung na-appreciate ko po, yung ilang buwan po na pareho po kaming na-awardan. Na yung feeling ba na dati nakikinig lang ako sa kanila, sa tuwing may training po sila, wala, o hindi pa ako nagsasalita, hindi na din ako nagpa-participate eh, pag may mga training si Coach Ray. As in, nakikinig lang po ako talaga, pinapasok ko lang po talaga yung mga vision na pinapakita niya sa akin,
bagay yung mga wisdom na binabato niya, pinapasok ko lang po talaga sa isip at sa puso ko that time, na hanggang pakinig lang talaga ako, na kung hindi po ako tatanungin, hindi po ako magsasalita. Tapos pare-pareho po kaming ma-awardan as platinum. Baga nakakataba po ng puso na hindi ko po ine-expect, na sabi ko napakaalwan po ng business natin. Na kapag ito po ay sineryoso natin, sobrang laki po ng difference na mangyayari sa atin. Hindi lang po sa atin, kundi sa buong pamilya at sa mga tao pong nagtitiwala sa atin. Ayan po, first time ko po talaga, alam niyo po, pag nakakatanggap po ako ng message na ganyan, kinikilabutan po ako. Kasi yung ma-awardan ka, di ba, sa June 22 as President Circle, aside po sa na-excite po ako sa awarding, na-excite po ako kasi first time po ko umakyat ng stage para kuhanin yung award ko. Kasi lahat po ng awarding from Achievers to Executive, virtual po kami. Diba ngayon ko lang po talaga ma-experience na ma-awardan sa Royal tapos sa akyat ka sa stage. Kaya parang gusto ko na po hatakin yung araw na dumating, ilang araw na lang naman, para po mangyari na po yon, kasi sobrang tagal ko po siyang hinintay. And nakaka-excite po kasi as teacher dati, nasabi ko, nangangarap lang ako magka-extra income. Tapos, hindi lang po extra income ang binigay sa akin, kundi extraordinary income po. Diba? Tapos, grabe, ma-awardan ka pa. Diba? Makakaakyat ka pa sa stage. Na, ayan po. Yung struggle kanina si Coach Maya, kung magkano po ang kinita ko, kaya po dinagdag ko na din sa ano, sa slide ko. Yan. Kanina po yan, habang nagpe-prepare po ako, screenshot ko po, 5:28 PM as of today po. Yun po yung naging resulta natin for 4 consecutive months po. As of today po, 106,000 na po. Diba? March, 208,000. April, ilang, ano na lang, 1,000 na lang po, almost half M na po. Tapos May, 252,000, and then June, ngayon po, 106,000. Sobrang laki po, kumbaga ng figures na yan, sobrang laki po para sa akin compared po sa sahod ko dati na 6,000 na lang. Kaya Mama, po, napaka-grateful ko po sa mga taong nandito po and nagabay po sa akin. And lalong napaka-grateful po talaga sa company na kumbaga, hindi mo man in-expect na nag-i-exist pala siya, tapos biglang dumating sa'yo, and then ginrab mo, tapos sineryoso, diba, ginawa kung anong tinuturo, at yan po nagkakaresulta na. Nasabi ko that time, nung nag-resign po ako, kahit po alokin ako ng trabaho na kumita nang malaki, hindi ko po i-give up ang pagro-royal. Diba? Hindi ko po i-give up yung opportunity nito. Kasi bakit? Alam ko po, magiging worth it ang trabaho ko dito. Na sabi ko, sa 7 years, 8-10 years po sa DepEd, wala po ako talagang, hindi po ako nakahawak ng ganyan kalaking income kung hindi po ako maglo-loan. Diba? Pero tama, doing this po, ayan po ang resulta. Na sabi ko dati, yung loan na ganyan kalaki, may interest pa, diba? Mahawakan mo nga ang malaking pera na ganyan dati, pero may interest pa, tapos ilang taon mo babayaran. Dito pala, kapag sinunod mo lang pala kung anong tinuturo sa'yo, kapag nagpa-guide ka lang pala talaga, kapag nag-empty cup ka pala talaga, kung anong resulta ng mga coaches, ganun din ang magiging resulta mo. Diba na dati, nung tinitingnan ko dati si Grand Mentor Coach Ronch, na
nagpapakita sa amin ng result niya na 6 digits every month. Sabi ko, kailan kaya ako? Yung ganun lang, kailan kaya ako magkakaganyan? Kaya po kapag may sinasabi po siya sa akin, inaano ko talaga sa isip at puso ko na kailangan ko po talagang gawin para po kung anong magiging resulta niya, magiging resulta ko din po. So, yun po, tama po sabi ni Coach Maya na as teacher, tapos lubog ka sa loan and ginawa mo ito, tapos hindi mo pa forte, tapos kumita ka ng ganyan kalaki, nakaka-overwhelm po. Kahit ako po sa sarili ko ngayon, hindi ko din po in-expect. Basta lang po talaga, sinusunod ko lang talaga kung anong tinuturo. Na, alam nyo, syempre with the prayer din po, lahat po ng ginagawa natin, just to meet always lang po kay Lord. Kasi, hindi po basta-basta yung opportunity na binigay niya sa atin. Hindi po basta-basta yung mga tao na pinakilala niya sa atin, na mag-guide dito sa atin. Kaya po, yun, yes coach, attitude lang po palagi. And sabi ko nga, kung ano po ang magiging resulta ng grand mentors, yun din po ang magiging resulta natin. Basta kung ano pong tinuturo, sundin lang po natin. Gaya pong nag-umpisa kami, si Coach Maya po, pag pumupunta po yan sa Capiz, parang ayaw po namin patunugin yung mga yan. Kung pwede lang po na patarahan namin sila sa Capiz, anuhin po namin talaga, hindi po namin sila pauuwiin. Kasi sobrang laki po ng, kumbaga sobrang laki ng opportunity na binibigay and yung wisdom ba na maibibigay at maishishare nila sa atin, sobrang laki po ng tulong yun para sa atin. Kaya kung pwede lang na hindi sila umuwi pag pumunta sila sa amin, yung gagawin po namin. Kaya nga, pag pumupuntayin sila at pag nagsabi na nag-yes sa mga invitation namin sa mga event and training, sobrang excited po kami. Tuduhakot po talaga ng members namin kasi po, alam po namin, malaki po talaga ang maitutulong nila para mas lalo pa po na lumawak at lumaki ang grupo namin. Diba? Alam nyo po, napakaswerte nyo po as grand mentor coach po, si Coach Maya Valdodino. Kasi sobrang laki po ng wisdom niya, sobrang laki ng puso niya na matulungan po tayo. Diba? Na sabi ko nga dati, si Coach Maya ay kahit hindi po nagsalita yan, titingnan ka lang yan, parang nangungusap na. Yung feeling na ganun, na magyakapan lang kami, parang nagsasalita na siya. Yakap lang. Ganun po na energy na binibigay niya sa akin. And napaka-thankful and grateful ko po na kapag kasama po namin sila with Grand Mentor Coach Ray po. Kaya, let's be grateful and thankful po na nasa Invictus family po tayo. Diba? Na nasa leadership po tayo nila Coach Maya, ni Coach Ray po, ni Grand Mentor Coach Ronge. Sobrang, ibang-iba po ang grupo natin, ibang-iba po ang Invictus pagdating po sa leadership. Pagdating po sa support, ibang-iba po. Diba? Na dito po kasi sa Invictus, hindi lang po tayo basta business partners. Hindi lang po ganun ang turingan dito. Family po talaga. Kaya pag nagpapatawag po sila ng mga trainings, face-to-face man yan or virtual, as in, drop everything. Na kailangan lahat ng members namin makaka-attend talaga. Kasi ibang iba po ang ibabato nilang wisdom. Hindi lang po siya basta salita. Tatagos talaga sa isip at puso natin. Diba yung ganun po? And yun, nung nagpatawag po ng ganito, diba, nung nag-message pa lang po si Coach Maya, na-excite po ako na hindi ko po kinakabahan, excited, parang magkahalong ganun po.
kasi hindi ko din po in-expect. Pero thankful and grateful po ako, Coach Mai. Salamat po talaga sa tiwala. And sa mga nandito po, sana po na-inspired ko po kayo at sana po ay may nakuha din po kayong aral sa journey ko po. And sobrang thank you po sa pakikinig ng ilang, ano, umabot po tayo ng oras or minutes po. Sobrang salamat po talaga. Kasi nung nag-uumpisa po ako, ganyan na ganyan lang po talaga ako. Nakikinig lang po talaga ako, na-inspire lang po talaga ako. Diba? And yun, magtiwala lang po tayo sa Grand Mentor Coaches natin. Yan, lalo na Coach Maya Valdovino po yan. Yun lang po. Thank you so much, everyone. Sana po ay magkita-kita po tayo sa June 22. I am very excited na po na mag-tipon tayo, di ba? Yes! Kung pwede lang hatakin yung ilang araw na yun, magkita-kita na tayo personal para po maghawa. Thank you, Coach Marge. Energy. Thank you po, Coach Maya. Thank you. Thank you, Coach Marge. Coach Maya, salamat po. Thank you, Coach. Coach Mark. Palakpak naman natin sa Coach Mark. Palakpak naman tayo dyan. Energy, energy. Grabe, grabe, grabe. Coach Mark. Thank you.